This is Nairikos TV, ay isang The Mongol Vlogger. 2 weeks old. Yeah. Ito na rin, eh. Yeah, sarap. Kapit sa ating mga alaga. Okay. What's up mga kadamunggol at mga kasabong natin dyan? This is Nairikos TV again. So, today's video guys, pag-uusapan natin ang 4 important things to know about incubator. So, meron na po ako nagawa ng vlog nito, yung 3 important things to know about incubator. So, nagkaroon siya ng problema. Tanga! Tanga! Nagkaroon siya ng konting problema guys. So, sayang, nasa 40,000 views na sana siya. So, kumikita na yung video na yon. So, naging problema niya guys, nagkaroon siya ng CPR. So, nakagamit ako ng isang sound, background sound na may CPR. So, i-remake natin guys. So, yung dati kong vlog guys is 3 important things to know about incubator. So, gagawin na natin siya na 4 important things to know about incubator. So, dito na tayo guys sa mga importanting bagay sa pagsasalang ng ating itlog sa ating mga incubator. So, yan. Yan po yung mga incubator ko. Ito yung automatic, ito naman yung manual. Bago tayo magsimula sa pagtuturo ng ating mga technique sa paggagamit ng incubator, so iinaanyayahan ko kayo mag-subscribe at mag-like at mag-share ng ating mga video. Bekenemin! Sa bawat pagsalang natin ng itlog sa incubator, so meron tayong 4 na factor na kailangan na sundin. So, number 1, temperature. Number 2 is humidity. Number 3, ventilation. At number 4 ay egg turning. So, yung 4 na yan guys, ang 4 na factor sa paggagamit ng incubator. So, ano ba yung 4 important things to know about incubator? So, ituturo ko guys yung mga technique sa 4 na yan. Marami kayong matututunan. Yeah! Number 1 na importanteng bagay, ang temperature. So sa temperature guys, sa manok, ito ang dapat sundin nyo. Yan 37.5 at 38.5 na maximum at minimum sa pag sasalang ng itlog sa incubator. Yan po yung tamang temperature para sa manok. At ito naman yung tamang temperature para sa mga pato or itik. Yan. 38.5 at 39.0. Yan yung tamang init para sa mga pato. Yan po yung tamang temperature. So paano ba natin makukuha ang tamang temperature ng incubator natin na hindi po gumagamit ng thermometer. So, base sa aking experience guys, kung gusto nyong makuha ang tamang temperature ng itlog sa mga katulad nito sa mga incubator, para makuha nyo yung tamang timpla, pumunta po kayo sa mga naglilimlim. Punta kayo sa mga naglilimlim na inahin, naglilimlim na mga pato. So, makukuha nyo po yung dun. Ang gawin nyo guys, kunin nyo yung itlog habang naglilimlim, damahin ng kamay nyo yung init ng itlog. So, doon kayo magbabase. So, sa isa nga sa mga nagsabi na mga si legendary na magsasabong, so, kung gusto mong makuha ang tamang temperature ng mga incubator, number one daw po ay hindi ang thermometer. Dahil ang thermometer po ngayon guys, meron na po siyang mga defect. Meron na mga made in China. Hindi na siya original guys na nakukuha. So, ang para daw makuha mo talaga yung exact na init ng mga itlog, damahin nyo ng kamay nyo, damahin nyo yung mga itlog habang naglilimlim ang ating mga inahin. So yun guys, yung isa sa mga technique para makuha yung tamang temperature. Kamay lang, makukuha nyo na ang tamang temperature sa ating mga itlog. So, number 2 natin ay ang humidity. Sa bawat incubator natin, guys, kailangan ng humidity. Yung tubig na nilalagay sa loob ng incubator. So, paano ba natin makukuha ang tamang moisture sa ating incubator? So, ito yung isa kong mga technique. Base lang po to sa aking experience. Kapag nakikita nyo ang incubator nyo, yan. Di ba, may salamin siya. Pag nakikita nyo nag-moist yan, di ba? Di ba, nagkakaroon kayo ng experience na may moisture dito sa salamin. Ibig sabihin po nun ay sobrang taas ng humidity ng inyong incubator. Pag wala naman siyang moisture, doon nyo makukuha yung tamang humidity ng ating incubator. So kung para makuha nyo yung tamang humidity guys, gamamit kayo nung
hygrometer. Katulad dito guys, yan na-order po yan sa online. So hanap lang po kayo sa online yan, pwede nyo po siyang magamit. So ano ba ang tamang humidity sa ating mga incubator? Kapag nagsasalang kayo ng itlog sa day 1 hanggang day 18, ito po yung tamang humidity sa ating incubator. 55% to 65%. Ito yung tamang humidity para sa manok. Guys, so sa pato naman guys, ang tamang humidity para sa kanya ay ito. Yan, 60% to 68%. Yan po yung tamang sa mga pato. Yan po yung tamang humidity para sa ating mga pato. Yan. So dito na tayo sa pang 3. Ang number 3 natin ay ang air ventilation. So ano ba yung air ventilation guys? So ang air ventilation guys, bawat incubator natin guys, ay meron siyang air ventilation. Yung mga butas sa incubator, kailangan po yan para meron siyang oxygen na pumapasok sa mga itlog dahil buhay nga yan. So ang technique na may bibigay ko guys sa ganitong mga butas, so kapag kayo ay nagsasalang from D1 to D18, so example lang to guys, sa manok ito guys ha. So nagsalang kayo ng itlog sa incubator from D1 to D18, open lahat ang butas ng incubator. Huwag nyo po yung tatakpan, huwag nyo siyang ikukulong sa isang kwarto na walang umiikot na masyadong hangin. So kailangan din siya ng hangin guys. So, kapag naman ay mapipisa na siya D19 to D21, ang kailangan dun guys, para tumaas ang humidity, kailangan natin takpan yung mga air ventilation ng ating incubator. Kapag tinakpan nyo yan guys, tataas yung humidity ng ating incubator. Pero huwag nyo naman takpan lahat. Kailangan pa rin natin ng oxygen para sa ating mga sisiw. So ang gagawin natin, katulad itong incubator ko, ang side nito, yan side niya, both side niyan, meron po yan butas at meron din butas po yan sa may likod, sa likod niya. So ang ginagawa ko guys, dito sa side niya, tatakpan ko yan, pero doon sa likod, hindi ko na po siya tatakpan. Kasi kailangan pa rin natin ng oxygen. May encounter nyo yan, natataas ang humidity ng inyong incubator kapag ginawa nyo yan. Pero inulit ko guys ha, ginagawa lang yan pagtatakip ng mga butas kapag hatching day na. So sa pang-apat na tayo guys, ito ang egg turning. So dito naman sa egg turning guys, sa bawat incubator natin na pagsasalang natin ng itlog, kailangan natin ng egg turning. Kailangan natin ikutin ang itlog sa loob ng incubator. Ang ginagawa kong technique guys, day 1 to day 2, hindi ko po iniikot ang itlog sa incubator. Dahil gusto ko munang mabuhay yung similya sa loob ng itlog. Day 3 na guys, doon na po ako nagsisimula mag-ikot ng itlog. So ilang beses pa dapat na iniikot ang itlog sa loob ng incubator? Sa aking experience guys, 3 to 5 times a day sa pag-iikot ng itlog sa loob ng incubator. Yan po yung pinakamaganda at pinakamainam para hindi mabawasan yung fertility rate ng ating mga itlog. So ang ginagawa ko dyan guys, parang every 4 hours o kaya every 5 hours iniikot ko siya. Yan, hanggang D1 hanggang D18. Yan po yung technique dyan. Kapag 3, okay pa yon, better. 5 beses natin siya iikutin sa isang araw, much better. So dito na po mag-end ang aking vlog. Thank you sa mga nanood. Sana may natutunan kayo kahit konti. Pwede kayong mag-comment dyan guys kung anong mga suggestion nyo. Open po ako sa mga suggestion kung tama ba yung sinabi ko. Kasi yun ay base lamang sa experience ko. So thank you so much guys and God bless and bye-bye. This is Nairikos TV again. Thank you so much. Love you all. Papang! And